Katoliko sa birthday ni Mother Mary, Mama Mary, no? Kung diin na mga katinig, karong adlawa, holiday. Oo, yahay ang mga nag-holiday kami sa radyo, why holiday? 24 oras on duty. Unsa may update mga katinig sa lakat sa panahon at sa siren, no? Naasa linya sa tong komunikasyon? Gikan sa DOST Pag-asa Awang Airport, naasa rin niya si Lizelle Pedrico. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Yes, Ma'am Lizelle, good morning. Yes, good morning. Magandang umaga po sa lahat. Narito ang kalagayan ng panahon sa loob ng 24 oras at ang kalagayan ng binabantayan nating dalawang bagyo. Kaninang alas 3 ng madaling araw, ang sentro ng bagyong Severe Tropical Storm Julina o may pangalan na Concon sa international name, ay nasa baybayin ng Buak, Marinduque na po. At meron itong taglang lakas na hangin hanggang 100 kilometers per hour sa madanggit na at pagbukso naman hanggang 15 kilometers per hour. Ito ay kumikilos ng hilagang bahagi sa bilis na 20 kilometers per hour. Samantala, ang bagong namataan naman na bagyo o si Typhoon Kiko o may international name na Chanto, ang sentro naman nito ay nasa layong 1,195 kilometers kanlurang bahagi ng Central Luzon. Meron itong taglang lakas na hangin na 150 kilometers per hour sa bandang gitna at pabugso na 185 kilometers per hour. Kumikilos po ito pakanlurang bahagi sa bilis na 20 kilometers per hour. At southwest monsoon naman po ang nakaapekto sa ibang bahagi ng kanlurang bahagi ng Timog Luzon, Visayas at Mindanao. At sa pagtaya naman natin dito sa Mindanao, lalo na sa lungsod ng Cotabato, Kidapawan, Coronadal at mga karatig bayan nito, ay makakaranas pa rin po tayo ng maulat na kalangitan at asahan po natin ang mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot po yan ang Severe Tropical Storm Julina o Southwest Monsoon. Ang hangin ay magiging mahina hanggang katamtaman mula Timog Kanluran hanggang Timog Silangan na may banayan hanggang sa katamtaman ang pagalo ng karagatan. Ang agwat naman ng temperatura ay nasa 23 hanggang 34 ang pasintigrado. Ang araw ay lulubog mamayang alas 5.47 ng hapon at sisikat naman po bukas na umaga sa ganap na alas 5.35. At mula po dito sa DOST Pag-asa Awang Airport, ito po si Lizelle May Pedrico. Maraming salamat at magandang araw po. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Maraming salamat, Lizelle May Pedrico, mula sa DOST Pag-asa sa Awang Airport. Muna sa mga katinig, no, ang lakat sa panahon atong giuna. Kay maki-update kita kay tungod sa dili maayong lakat sa panahon na pipila sa mga lugar diri sa probinsya sa Cotabato. Ang gibaha, dako ang damage nga natalang baha di sa may parte sa makilala. Ingon man na sa baha nga nasinati usab, diha sa may parte sa may Magpet, Cotabato. So mauna siya ang sitwasyon na kung diin mga katinig, usapon sa mga hinungdan nga nung nawadaan tao ga supply. Ha? Nawadaan kita ga supply sa tubig tungod po sa pag-ulan. Gani, pasalamat na kay ni ulan ay tubig pero bali, no? Kaya tungod sa makusog nga ulan nakasinati kita o kawado noon sa supply sa tubig. Daghang kayo nga mga panghitabo mga katinig, kinahanglan ninyo nga masayran atong sa tagsa-tagsaon at itong nilabay ang adlaw, pipila ka mga vehicular accident nga nahitabo, no? O karon. So, pipila sa mga aksidente po, no? Digayo po na kalikayan, doon ay vehicular accident kagahapon sa may Pigkawayan, Cotabato o sa kamotorsiklo, no? Nabanggaan sa Osaka Toyota Fortuner SUV. Kung diin mga katinig sa Maron, no? Ang pipila ka mga pasahero sa motorsiklo, tulo ang naangol sa diyang nitabo ni aksidente diha sa may highway sa barangay Kapayuran, Pigkawayan, no? Samtang sa Pikas Bayan usab kagahapon diha pod sa may Magpet kung diin nagsungag kini usa ka tricycle ug motorsiklo sa barangay Gubatan sa Magpet. Pila pod ka mga pasahero, duha, no, ang naangol sa naasoy nga insidente unya gahapon pod patay ang usa ka senior citizen, retired teacher mga katinig, human kini nabanggaan sa usa ka kulay itom nga pick up vehicle.
ang biktima nga si Milagrosa Soledad sa 60 anyos taga Barangay Malibatuan Arakan Cotabato kini samtang ninaog sa bus no diha mismo sa may gate 1 sa may Amas sa Barangay Amas no padulong diha sa tuang provincial capital unya nabanggaan kini og usa ka pickup vehicle na hit and run pero later on nahibaw-an nga nagdrive sa naasoy nga pickup vehicle nailhang si Hardip Pahil, 28 anyos nga taga Kidapawan City. Patayin taon tong senior citizen mo na kinahanglan yun, amping yun kita kanunay, no? Balikan nato mga katinig, kagahapon doon na po inaitabong sunog diha sa may Magpeta, Cotabato kung diin alauna 15 sa kadlawo na itabo ang sunog o 7 ka mga panimalay ang naabo sa dinang hardware. No? Sigun sa report, ang naasoyng single store hardware gipanag-ihan ni Roderick Josue. Paspas kining ni Kuyana Pangkalayo padulong po sa mga panimalay nila Rilan Busano, Restita Uy, Bayong Isugon, Rosabel Umandak, James Osenya o Julius Montero. So, padayon pang investigasyon karon sa Magpeta BFP sa naasoy nga sunog. Ganang pangitabo, oy. O niya, mga pagbaha pa, no? Nga atong nga nasinati mga katinig. Karong buntaga, atong kauban ang Assistant General Manager for Operation no sa Metro Kidapawan Water District si Engineer Sandy Alquesa para sa iron nato unsa ba hinungdan nganong nawadan kitag supply sa tubig no daghan kay reklamong paabot sa tuaway tubig daw mas mayo nga gikan mismo sa ilaha atong sa iron unsa ba hinungdan maing buntag Sir Alquesa si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Good morning Sir Loy, good morning sa atong mga listeners sa Tinig ng Bayan no sa Joy FM. May buntag po. May buntag Sir, makibalita mi unsay update Sir, unsay hinungdan ganong nakasinati kita og kawad doon sa supply sa tubig. Yes Sir Loy no last Monday man gud as early as 5 o'clock sa hapon grabe ka sugang ulan no and may buntag kusog panyud siya ababagirid yun kini. Nag-resulta kanya yung pag-shut off na mo around 12 hours sa atuang planta. Okay, kusog-kusugit kayo ang ulan. And then, after na nag-operate ang planta, early morning kagahapon, nag-walpod, no? Na-leak po ang atuang usakalinya sa lapaan. Mahunta ito ay makaayuda na yun sa pag-recover sa itong system. Mm-hmm. So, ngayon tabo, hapon na naka-recover kagahapon. In fact, ang urban areas is around 9 p.m. sa gabi or kagabi na nagbalik ang supply. So, kung lang yun, no? Unfortunate lang yun nga pangitabo nga aduna po tayo main line leak hindi, during the time nga nag-shut off ta kay kung wala lang unta itong ato ang main line nga repair no earlier gid ang ato ang recovery despite sa ato ang pag-shut off of 12 hours sa ato ang planta. Kaya ang ato ang turbidity level is actually nag-occur around 27 hours tanan since Monday, Sir Loy. So, uh-huh. Medyo kusug-kusug ito ang ato ang ulan nga nakaresulta o inunaan sa ato ang sapasasaging. Sumapon na hinungdan ganong nakasinati o low pressure ang Perez source? Oo, actually kung sama sa kong ginon, Sir Loy, no? Sige naman taong kuan, sige, although aware man tang rainy season karon, mm-hmm. There are kanang mga from time to time nag-shut off ta sa tong planta. With our new reservoirs, okay man, no? Kanang dili kay nato ma-feel lang iyang effect diri sa ubos. But it so happened lang yun kagahapon na nahitabo po ang pag-repair na to sa usa ka dako ng linya na to, ginatawag na to Lapaan 4. Mm. So muna nga ubay-ubay yun ang ulay tubig kagahapon, no? Og dugay pod na naka-recover ang system kay it's around mga alas 3 na sa hapon na human ang ato ang repair, Sir Loy. So this time, kumusta ang si update, Sir Humana? Back to normal ba ang supply sa tubig o nag-recover kagahapon? Oo, so far sa gabi, around alas 10 to alas 11, no, ang mga pressure monitoring station, okay naman, established na siya, Sir Loy, mm-hmm. And hopefully tuloy-tuloy na ni.
So siguro Sir Loy, ako na lang i-take din opportunity nga manawagan sa katong in case nga naapay wala ka recover or na mo'y napansin niya ni Hinay ang inyong supply from the usual pressure, i-notify lang ni Sir Loy, no, para matuwa na to kay it might be nga nalay problema ilang linya. Okay. Tungod sa nasinati no, nga activity. But unsay update sir dito sa natungon na intake development project o dito po sa Tagbak Marbel o kalaisan na impounding structures? Oo, daghan may salamat sa pagpangutan na Sir Loy. No, ang i-update na lang tamo sa LUA ADB na itong mga projects na atong implementan to next year. So far, human naman kita sa tanang mga reservoirs na ito, Sir Loy, no? Within for this year, gahurat na lang tama operation na lang atong tulo ka production wells, no? Kay moment na ang timeline na to. Plus, ang ato ang mga booster pumps, no? Doon na po kita yung mga booster pumps. Karong tuiga po ang ato ang timeline ani. And ang usa ka maayong balita Sir Loy is sama sa imong gipangutan na nag-start na nga itong tungon na project, no, umawi yung makatabang sa Makilala. Then also ang kwan Sir Loy, no, ang NDRRMC project na to nag-take off na pod, no, nanami sa mobilization stage kung makainumdo mo nakakuha ta og grant, no, ang inyong MKWD nakakuha og grant from NDRRMC funds. So, wala po ito sa mobilization stage para ayuhon itong pipelines na ito from Perez na naapektuhan itong linog itong 2019. Mm-hmm. Okay. So, at least sa kininga naasoy mga fasilidad ako na matabang no, sa sunod panahon kung fully operational na yun. Oo, plus ang itong mga linya, Sir Loy, no, nag-take off na po ta. In fact, tulo ka major nga linya na ito karoon ng ongoing para sa lugar sa Binuligan to Amas. Ongoing ang ito ang San Isidro to Sikitan. Ongoing na po ang ito ang linyang para sa Luna Sur, Luna Norte, Guangan area sa Makilala. Ongoing na po ang San Vicente, Bulacanon. Ongoing na po ang kanang para sa Jose Rizal o sa Libertad areas, Lower Saging, ongoing na po dang kanang ato ang linya diha, no? So ubay-ubay niya nga itong mga proyekto karon Sir Loy, na hopefully maka-address sa ito ang consumers na kakulangon sa tubig sa itong consumers for the next several years. Nag-expect pa ito bago mag-ending year, sir, magagamit na ang kining pipila ka mga proyekto karon nga na inagurahan na? Yes, Sir Loy. Actually, uban operational na Sir Loy. Dili lang na ako malatag tanan kay ubay-ubay man kini. But sa karon na ta sa 50%, no? Way ahead ta sa tuang target. So hopefully by end of this year Sir Loy, pipila na pud sa mga consumers mo observe nila nga adunay improvement ang atong serbisyo Sir Loy. Aha. Sir, salamat jud kay sa gayon nga gihatag nimo ni atong programa og maayong buntag. Thank you po kay Sir Loy. May muntag sa talan. May muntag po. Mga katinig ninyo nga nabati si MKWD Assistant General Manager for Operation Engineer Sandy Alquesa. So, at least, no? Katong nga na sinati gahapon, unexpected or ang ban, gina-expect na. Kaya basta kusukeng ulan diha sa Dapita sa may Makilala, masinati yun ng high turbidity. O niya, nagkataon pag yun nga, doon ay activity works, no? Ang ilahang mga tauhan sa pag-aayo sa linya. So, maunang nawadang kitag supply. Pero this time, nag-expect kita nga magpadayo na, no? Ang pagbalik sa supply sa tubig. Importante yun ang tubig, busa. Dili kita mukumpiyansa, no? Bisan pa, og dahil agas ang inyohang gripo, importante nga doon na mo'y nakaipon nga mga tubig, no? Doon na mo'y mga drum, no? Naapay mga salin-salin diya na itong nilabay nga linog. Alas 6:19 na mga katinig ang atong oras. The
Ako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Saan ako sulit ba? Sa niya, yun ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first gawas sa resulta sa biopsy nga, papilyari karsinuma. Wala ko lang na panahuna. Kung gitry ng iyahang produkto, ang Yaki Capsule, i-split na ko nag-inom 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawas sa resulta, natingala ang doktor, nga ano daw nga, inigatip ang doktor. Resulta sa biopsy. Nawala na siya. Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Pagkaon nga kulang sa nutrients. Walay exercise o dili maayong estilo sa pagkinabuhi. Siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarbuho ipailan-ilan. Garlic Plus! Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate. Kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural ug mas epektibo. Mas epektibo. Garlic Plus. Palatian impas. Mapalit sa mga butika. Anyong haseyo. Gusto mo bang mag-abroad sa bansang Korea para iwas ma-scam? Tunguhin ang tanggapang makakatulong sa iyo. Ang Flycore Korean Office. Flycore Korean Office. Mahalaga ang government to government processes at POEA hired. Dito, tutulungan ka ng Flycore Korean Office. Bawat taon, libo-libong Pinoy worker ang kailangan ng Korea. 100,000 pesos pataas ang buwanang sahod at maraming benepisyo pagkatapos ng kontrata gaya ng SSS, separation pay, return cost of insurance at departure guarantee insurance. Para maiahon ng pamilya sa kahirapan, lumapit sa Flycore Korean Office dahil nagpapahiram sila ng cash assistance matapos na ikaw ay pumirma ng kontrata. Maximum of 50,000 pesos with zero interest. O ano pa ang hinihintay mo? Tara na sa Flycore Korean Office na matatagpuan sa 3rd Floor Central Marketing Building, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Maaari din silang makontakt sa cellphone number 0926-267-8178, 0970-071-8530 at hanapin si Ma'am Jim para matutunan ang mga legal na proseso. Lumapit sa Flycore Korean Office. Nagbibigay din ng libreng orientation. Panas ganado sa produktong sigurado MM Face Premium Muabax pag asenso. Ang inyong mga baboy, manok o bibe, baka o kabayo, kanunay pakana o MM Face Premium. Arong paspas ang pagdako o maayong resulta MM Face Premium. Maayong magpatubo. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mga katinig, alas 6:22 na nga ito oras. Padayon kita ng programang Tinig ng Bayan. Adunay dugang report, no? Si Tinig Treze Lizel Anion Banga, kalabot sa nitabong vehicular accident diha sa may Barangay Ama sa Kidapawan City. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Lizel. Dead on the spot ang usa ka retiradong magtutudlo nga babayi human nga nabanggaan sa usa ka sakyanan sa atubangan sa unang gate sa Provincial Capital Amas Kidapawan City pasado alauna sa hapon kagahapon. Ang biktima giila nga si Milagro Soledad 60 anyos residente sa Malibatuan Arakan Cotabato ug usa ka magtutudlo kaniadto. Sa initial nga investigasyon sa Kidapawan City PNP kabaguhay pa lang nga ninaog ang biktima sa gisakyang bus sa atubangang gate sa Provincial Capital. Dihang aksidente siyang nadasmagan sa usa ka pickup truck nga kusog ang dagan. Tungod sa kakusog sa impact, nalagpot og patay on the spot ang biktima. Sa karon, anaana sa kustodiya sa Kidapawan City PNP ang driver sa Mitsubishi Strada pickup nga si Hardeep Singh Hill, 28 anyos, ulitawo og residente sa poblasyon Kidapawan City, samtang anaa sa Amas Provincial Hospital ang patay nga lawas sa biktima. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Tinig 13, Lizel Anion Banga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7.
Joy FM. Dagang salamat, Lizelle, sa naasoy nga update samtang sa pika sa bahin, mga katinig. Adunay usak serpent eagle, no? Ang na-rescue sa mga mag-uuma diya sa may barangay Payong-Payong sa Pigkawayan, Cotabato. Sigun kang Municipal Environment and Natural Resources Office sa Pigkawayan Head, Joaquin Takula, ang naasoy nga agila, nakitaan sa mga mag-uuma nga gutom kaayo, no? Unya, mautong ilahang gi-dakop o naay bali ang iyahang pakpak o giton over kini ngadto sa Mendro. Oo. O sumala pod sa Mendro kiniusa ka klaseng serpent eagle giton over po dito sa Midsayap aron na tambalan, no, ang katong bali sa iyang pakpak og kini kung maayo na ibalik kini dito sa iyang habitat, no. Oo, daghan na perminti na diri sa may magpet og sa makilala, no, dunay mga nadakpan nga mga naasoy nga mga agila. Samtang sa pika sa bahin, balikan na to si Tinig Tracy Lizelle. Ado na po yung update, kalabot sa naugdaw ka lima ka mga panimalayog usa ka hardware diya sa may magpet Cotabato kagahapong kadlawon. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Yes, Lizelle. Gilamoy sa kalayo kagahapon pasado alauna sa kadlawon ang hardware sa alit sa karaan na ang maong hardware ug hinimo sa light materials ang ubang mga panimalay. Samtang dako sab ang katingala sa tag-iya sa maong hardware sa nahitabo o gani matod niini nga anaa pa lang sa duha ka tuig gikan sa pagpasubay niini sa mga linya sa kuryente ngadto sa Cotelco tungod kay naputlan kini og kuryente ug ilang gipataod og balik dugang Yosue nga usa sila mamauli og balay. Ilaha pa kining ginasusi ang tanang saksakanan sa kuryente. Gibana-banang mukabat sa 4.8 million ka pesos ang danyos sa sunog, lakip na dinhi ang mga baligya sa hardware ug mga gamit sa nasunugang mga balay. Kini pa ang ikaduhang sunog nga nahitabo sa lungsod karong tuiga. Una kaniadtong tuig 2019 sa Barangay Pangauan diin usa ka balay ang naugdaw. Abiso sa mga bombero, batasanon ang regular nga pagpasusi sa mga linya sa kuryente, dili lang sa balay kundi lakip na sa mga gipanag-iyahang patigayon aron malikay sa susamang insidente. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Tinig 13, Lizelle Anyon Banga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:27 na mga katinig ang atong oras sa maing buntag sa mga naka-Facebook live karong buntaga. Good morning kang Jane Abila Sabalion kay Josie Agwitan na Tuyungan o gingon man kay Leslie Argalion na Piyokinto kay Jaira Madanlo Mabayanban o Mila Pagsak Paanod. Good morning po kay Yasi, no, nga nakapaminaw o nag-tune in rin sa to ang sa Facebook Live. Alas 6:28 na mga katinig ang atong oras sa karong taknaa. Gibaha ang pipila ka mga lugar dira sa lalawigan sa Maguindanao ingon man diri sa probinsya sa Cotabato, no. Pila ka mga lugar ang gibaha human diri sa may first district makilala og magpet. Diha po da sa may pikit og Kabakan, no, og pipila ka mga area sa Carmen ang gibaha kinitungod na mga katinig nga niawas ang tubig baha sa Pulangi River, Rio Grande de Mindanao og sa Ligwasan Mar. So asa man padulong itaw ng tubig gikan sa taas, padulong na dito sa ubos mga katinig sa may sakop pa sa Maguindanao ang Dato Muntawal, Pagalungan, Rajabuayan, Mamasapano, Northern Kabuntalan og Dato sa Libog, Dato Piang, no. Sigon sa Dato Muntawal, MDRRMO nga gibaha ang dako nga area nila. Doon na po'y mga namakwit na, no? Tungod sa paday nga pagsaka sa tubig baha, especially diha sa dapita sa Ligwasan Mars o sa lalawigan sa Maguindanao. Pero kini nga sa pikit, duha, dobleng problema na ini, no? At
triple ang problema, di lang doble, triple, no? Ang problema sa pipila ka mga mulupyo di sa Piquet, especially dito sa mga namakwit tungod sa panagsangka o sa mga magkalabang grupo ng mga miyembro sa iladong mga Moro fronts. Unya, doon na pa'y bahads COVID-19, no? Munang namakwit sila o namakwit sila tungod sa gera o tungod sa baha. Unya, napang bahad sa COVID-19. Pastilan. Alas 6:29 na ang atong oras, mga katinig, kayo kalimti ha. Ang pagpagtumaro sa Kiniyaki Vitamins sa inyong mga anak, aron na protektado sila kanunay. Kikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan taga Neo Pontevedra Antipasco Tabato ang iyang pagpatumar sa Kiniyaki Vitamin sa iyang anak nga si Marjorie kay himsog na kini og iya pud ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamok. 4 months si ako na siya gipa inom og Yaki Vitamin niya nga haplas pud ana niya Yaki pud niya oil nakaron niya basta nang taw sa buskos na in town. Iyan ang Kiniyaki Vitamins og Yaki Liniment Oil. Epektibo gyud na sila mga higala busa sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place. Ally Resort and Hotel, your home away from home. Alang sa inyong mga panginahanglanon, sama sa school and company uniform, basketball jersey, polo shirt and t-shirt printing, best book suit or coat, vest jacket, rescue and security uniform, cutout sticker, embroidery, corporate items o kuban pa. Adto na dayon sa Odron Uniform Center Kinabawan Branch, specialized in customized full-bladed sublimation, digital printing and rubberized. Odron Uniform Center Kinabawan na makit-an sa Joverlin's Building, Quezon Boulevard, Poblacion, Kinabawan City. For bookings and inquiries, tumawag sa 0951-087-9440 o 0917-630-2874 or email at odronuniformcenter@gmail.com. Odron Uniform Center Main Office, makitaan sa Doors 6 and 7 AS and HS Building, Kimpo Boulevard, Poblacion, Davao City, in front of Almendras Gym, beside J&T Express. Odron Uniform Center Kinabawan. Open from Monday to Friday and Sunday. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:23 na, mga katinig, ang atong oras. Oy, plano karon na sa city government sa Kinabawa, sa Davao, nga posibleng ibalik nila, ipailaom sa general community quarantine, no? Ang ilahang sudad kay tungod na padayon na pagsaka sa ihap sa COVID-19. Unya, WFH pod og skeletal work arrangement tungod nga ginamando karon ni Mayor Inday Sara Duterte ug uban pang mga balita. Iatod ka nato ni Tinig DCSA sa Roan na Basolo. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. May buntag ka, Roan. Yes, may buntag kaloy sa tumo sa gibuhon ang mga karon nga tuwa mga balita nga ato ang hipos sa atong gihimo nga mga pagpanuway sa mga kalihukan sa tuwa mga opisyal sa lokal nga kagamhanan.
sa ato ang dakbayan sa Davao. Ato ang ibutyag nga si Davao City Mayor Inday Sara Duterte, no? Fully vaccinated na kini siya. Mo kini ang iyahang ipaibalong ato sa ato ang mga kaiksuhunan kay Lisod Masagayo. Masige siya kang ato sa ato ang mga iksuhun niya siya mismo. Wala pa siya nabakunahan. Pero kita na yun sa ato ang mayora, no? Sa nakalabay ng broadcast ni Ini din na sa government station na this Davao City Disaster Radio na fully vaccinated na kayo siya, wala sila ang laing kabalakan sa iyahang panlawas. Ang mayor usab dugang nagkanayon nga buot niya nga mabakunahan ang tanan nga mga Davaoan niyo, no? Lakip na itong ato ako mga kaigsuna sa bisan asa pa mga dapit sa tibuok kapupunan. Ingon na nga ito ang mayor nga mas maayon itong magpabakuna ta kay kalooy sa Ginoo atong ikaw gunugunan nga mamay mong sumbi ang kuan kining mga magpabakuna. Wala pa ba po daw siya gihitaw po daw dugo sa tao? Wala pa ba po daw siya gidaglaway daw sa mga lawa sa tao? So sa ato pa, dili pa daw siya sumbi. So muna ang iyang giingon o giawag na ito sa mga mata sa atang mga igsoon. Pero niingon na nga ito ang mayor na tinuod ang mga nangamatay sa COVID-19. So importante po nga naana mo schedule opportunity o matagaan mo o schedule para mabakunahan, i-grab na po na ito ang chance na o ang oportunidad na mabakuna ta o dili ta mo pa uli o mupili o brand sa bakuna tungod kay importante lang gihapon kung unsa ang ituro dinha sa imuha. Samtang sa pikas bahin sa ato ang mga balita nga importante kayong may bawaan na ito karong mga panahona, si Mayor Inday Sara Duterte nagpatuman usab o ginawa ka mga matang sa ato ang pagpandrabaho dila sa CP Holding at ang dakbayan sa Davao, pinaagi sa Executive Order number 44. Ipatuman ang work from home o skeletal workforce arrangement sa kanang barangay, siyudad o national government agencies dili sa dakbayan sa Davao sugod September 8 o sa September 26 aron maawag ang ginaawag sab ang pribadong sektor na musunod sa kamanduan sa gobyerno. Si Mayor Inday Sara Duterte nagpirma sa Executive Order number 44 since 2021 o ang ginatawag na an order implementing a fully operational workforce, work from home o skeletal arrangement sa kanang mga barangay, national government agencies, lahip na ang government owned and controlled corporations sa September 6 at sa September 8 at sa 26 o giyasang giyawa ng pribadong kumpanya nga masunod ni ini. Buti pasabot tungod sa pagadagan sa mga pasyente sa SPMC Consolidated Philippines Medical Center na anak karoon bagong pamaagi ang ato ang tagaman ng lokal sa dakbayan sa Davao nga di na sa ato ang opisina na alam ang 10% ang magtrabaho o ang tanan giawag na diha magtrabaho sa ilang taksa-taksa ka mga pilianan dandun nila ang ilang trabaho sa ilang patimalay. Ikaduha na ay mandatory usab ng mga government offices na ang serbisyo sa mga tao, no, kinahanglan dili kini siya mahamper o maputol. Siya dugang nagtanayon nga naatay skeletal workforce arrangement o voluntaryo na mga kuano mga paghimo sa ilang mga bulaton. Ang mga emergency response, kini mga emergency response work from home sila, kini ato ang mga disaster preparedness response, kini ato ang mga naadi na sa atong purpose sa pulisan o labi na tong ato sa medical field. National work from home but on call ang ilaha usab nga mga schedule. So sa ato pa, pwede silang magtrabaho sulod sa ilang primalay. Aron kalikayan lang mga pag-tikit-tikit no, diya sa ilang opisina. But on call sila kanunay o gamatod pa sa ato ang mayor sa siyudad sa Davao kaniya nakitaan nga pamaagi aron nga kalikayan ang transmission binha sa ato ang mga workforce. Sa siren, ngayon ito nakalabay ang simana. Grabe ang nahimo nga mga pagtakod-takod tungod usab kay na ay mga pipila sa ato mga kaigsunan nga bisag na ay sakit mo at trabaho lamang gihapon tungod sa panginahang lanon. O sa katapusan sa ato ang mga balita aron mapaspasan ang vaccination program sa ato ang lokal nga kagamhanan gihablihan na ni Mayor Inday Sara Duterte o ang atong lokal nga kagamhanan sa Dakbayan ang People's Park, no, ang world renowned People's Park diri sa ato ang syudad nga mamahimong vaccination area sa tanan nga mga walk-ins. So katong mga walk-ins dili na kinahanglan nga magtapok dito sa mga nagkadaiyang vaccination sites diri sa ato ang syudad. Buti pa sabot kung wala ka naka-schedule ni aning mga yan sa elementary school as well ako mga uban pa nga mga vaccination sites,
dito ka diretso sa People's Park kay ko adito ang mga walk-ins gigarin si Mayor ni Mayor Inday Sara Duterte aron nga tagag chance ang ato mga isun bicycle drivers, tricycle drivers, PUJ drivers, taxi drivers, uban pa mga grab drivers no o katong mga service riders na to kini mga kargador, mga panday, mga laborer nga mahimo nila nga mapamakunahan ng ilang kaugalingon aron nga wala na rason pa kung sila moingon nga wala sila nakapamakunahan gumikan sa kabisi sa ilang trabaho. Tungod di ini, daghanan ang ato ang mga igsoon karon nga nanay oportunidad kay kahinumduman ito nakalabay simana, grabe ang pagtaas pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Davao o halos sa mangari maulota ang mga mechanical ventilator din na Southern Philippines Medical Center gumikan sa pagdansang sa mga pasyente. Buot kining ahunungon sa tungoyon pinagli sa pag-abri o dagang mga vaccination sites pinis sa ato ang dakbayan sa Davao. Kabangruan, sumala pa plano sa alkalde ninyo kay ginahulat na lang ang rekomendasyon no sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases nga ginapanday karon ang kriteria kung nisuod ba nga posibleng ipailawom utro sa ACQ ang inyohang syudad. Yes, dili ka na iglayo Kabang Roy no kay kung ato ang tagag background ng atong mga igsoon din na sa kinapawan na other parts of Mindanao nga nakadungog di amabot sa inyo pagsibya. Mm. Ang siyudad sa Davao, grabe na ang pag-usap sa quarantine status na degree na naman to mag-GCQ ta, na naman to mag-ECQ na putang balik, na naputang mag-ECQ, na naputang mag-modified general community quarantine, general community quarantine. So nag-fluctuate, mura po din kwarta niya ato ang guhan, mura po din stock exchange niya ato ang quarantine measures no, na ginapatuman sa siyudad sa Davao. Ang importante, pag-ingon sa ito ang mayor nga, kaloy sa Ginoo, no, pag-ingon sa ito ang mayor nga, mag-modify din ang community quarantine, ta, sunod kanan po ang mga tao din ni sa siyudad sa Davao. Mora po rin nakanindot sa mga pamalaod. Pero mayroon ka, isa lang ka quarantine measures sa ginapatuman din, dili. Every now and then, nag-fluctuate na, nag-usap na, so, depende sa mga matakda ng COVID-19. So, buot pa sa buot ni Ana, kung halimbawa, ibalik o pailawam sa ECQ ang inyohang siyudad, doon na period, either 2 weeks, 3 weeks, one month, mag-ingon sa ano? And everybody of us, kaming mga Davaoan, nasayod na po may kung ingon-ani ang among buhaton kung ECQ, ingon-ani ang among buhaton kung MACQ, ingon-ani ang among buhaton kung GCQ. Kung GCQ, luag-luag tagamay. Pero kung mag-modify din ang community quarantine, marapagot-tagamay. Pero kung mag-modify, kaming mag-modify din ang community quarantine, kaming ECQ, nga hindi ka po dito kalakaw o wala ka itong ginatawag ni Moogwan kining wala ka itong SM pass food and medicine pass hindi ka pwede kagawas wala ka itong ang mga IDs gani nga na ay barcode hindi ka pwede kagawas. So it only proves na itong mga bata nga hindi pwede yung tasa gawas na ito sila kagawas at itong mga senior citizen hindi ito sila kagawas yung PCQ o ay kinahanglan po sila makalulingayo po para sa. Oo. Salamat kay Karuan sa update. Okay, so kana ko bang may mga kaigsoon ano ang atong mahatod ng mga updates sa rest assured ya kami mga taga Davao dili ni magbakuli nga muhatag sa inyo sa mga vital informations and same wish sa inyo manginaot ni para masayra nato kay kining ato ang pagkabalugo sa inyo sayon sa ato ang mga nagadian dapat dili mo makahatag pud nato sa mga birds eye view kung sa inyong buhaton especially so na nakita sa pandemya karong mga panahon. Pagkabalita sa impormasyon, atong nahipos direktang manukad, gikan sa City Hall of Davao City. In City League, this is Ice, Roan Abasolo reporting sa 105.7 Tuloy FM. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Magang salamat at tinig sa isa Roan Abasolo gikan sa Davao City Hall. Mautoy pinakalatest mga katinig. No, samtang diri sa Kidapawan City, Molecular Laboratory sa Kidapawan City pasado na sa self-owned site nga gipahigayon sa Department of Health. Atong sara ng dugang detalye sa balita ni Tinig Tres Elizel Anyon Banga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sikop sa mga militar ang 5 ka mga New People's Army kung NPA ka 7.62mm o M1. Kadyot, Kalisel. Unsi update dito sa... okay. Sa molecular... lahi man itong kwan. Sige, balikan natin si Kalisel, no? Katong nasikop daw nga 5 ka miyembro sa NPA. Samtang sa pika sa bahin, mga katinig...
importante kaayo nga ato ang paningkamutan gyud no nga masunod na to ang mga minimum health protocol nga ginapatuman kay sa Kadapawan City karon sigon sa real time COVID-19 na situational update duna kitay 341 no ka mga aktibong kaso diri sa Dakbayan unya sa naasoy nga 341 310 ini ang local cases. Buot pasabot niya na mga katinig nagtinakdanay sa panimalay, sa trabahuan o sa mga pag-attend sa mga social gatherings. Sa datos nga gipagawa sa City Epidemiology Surveillance Unit, naa sa 131 ang kasamtangang aktibong kaso nga nadya sa may barangay poblasyon. Grabe gining barangay poblasyon no? Di gud mahurot-hurot ng COVID diha. Unya, gisundan kini sa barangay Sudapin nga dunay 36 ka maaktibong kaso. Ang barangay Lanao dunay 27 no ka mga aktibong kaso. Ang barangay Singaw dunay 24 ka mga aktibong kaso. So mao ni ang mga lugar nga taas-taas ang kaso karon, ang poblasyon Sudapin, Lanao o barangay Singaw no. So ang uban niya na at least dili kayo taas ang ilang kaso sa COVID-19. So amping kita kanuna iya mga katinig. Tungod po sa pagsaka sa ihap sa COVID-19, sarado no ang kasamtangang orthopedic surgery o pediatric ward sa Cotabato Provincial Hospital sa may Amas. Oo. Nagpahigayon sila ga disinfection aron na masiguro po nga ang mga ginadalang mga pasyente sa naasoy nga parte sa ospital safe po sa virus. Munang kinahanglan yun ang kanunay nga pagpakusog sa tuwang pang-depensa mga katinig. Alas 6:46 na ang atong oras. Ay, maayo pa si Kwan. Nakatulong na kalawin. Apay na kong bay na? Di man gani makausa? Naon sa gugadihan? Da! Dalihan, humanan ko og pangapi sa Aukira 5-in-1 Coffee. Tanawan no? Andam na ko, baskog na kuhan! Pantay bitaw ha? Kalimay mo di sa Okera 5-in-1 Coffee, han? Pwede ba din ako, han? Kini na atong himuong kapihan, aron doon natin kadulang igong energy o mabuhat na itong atong gustong buhaton. Sige, han! Ang Okera 5-in-1 Coffee mapalit sa mga butika. Kings, Weight Plus, Animal Feed Supplement. Nanong ingon anak kapaspas ang pagsikat sa produkto nga King's VitaPlus Animal Feed Supplement. Lima karason ang among mahatag. Una, ang maayong epekto sa King's VitaPlus sa gialimahang hayop kay paspas kining makapadako, makapabugat, makapanindot sa panit ug balahibo, makalikay sa dehydration, layo sa sakit, makapadaghan sa milk production sa mga anay, makapaligon sa kabukugan. Ikaduha, kini ang dunay pinakakumpleto nga ingredients sa feed supplement kay kini puno sa vitamins and minerals, calcium, amino acid, enzyme, electrolytes, omega-3, D3 ug probiotics. Ikatulo, praktikal nga gamiton tungod simple ang paggamit. I-mix lamang ang usa ka kutsara sa usa ka galon nga tubig o i-mix ang usa ka kutsara sa tulo ka kilo nga feeds ug ihatag kini matag adlaw. Ikaupat, ang tumong sa kumpanya sa King's VitaPlus nga makaproduce sa maayo ug bag-ong teknolohiya sa pagpanguma ug ang ikalima maong partnership sa pag-asenso and nation building. Pinaagi sa pag-empower sa mga farmers sa pagsalig sa pagpanguma isip source sa disyenteng panginabuhian. Maong panahon na nga ubanan nato sa pag-asenso sa pagpanguma gamit o King's VitaPlus mapalit sa tanang Agrivet stores duol sa inyong lugar. Himsog kaayo ang Papa ni Lorena Kunanan nga si Felipe taga Matutungan, Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod kay nagamaintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o kadun ay po nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil. Anong maintain niya sa blood niya ba? Ang Yaki Oil o Yaki Capsule na plus niya taga gabi bago siya matulog. Okay na kakay ko ya. Bisa tiguang na sa ilang yapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit ka na sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:48 mga katinig ang atong oras. Padayon kita ni atong programa nga Tinig ng Bayan. Ang sulti sa Octa Resort sa mga katinig. Karong bulan na sa Oktubre, posibleng makabot sa nasod sa Pilipinas ang pinaka-peak sa COVID-19 nga dili malayo pa nga mamahimong
na sa mga 30,000 no ang daily rate nga matala sa kaso sa COVID-19. Pero aduna po iya bagong report nga nigawas karon gikan po da sa OCTA nga niubos sumala pa ang reproduction rate no o kanang paspas nga tinakdanay sa virus tungod sa COVID-19. Sigun sa datos mga katinig ninaog sa ang ninaog ang naasoy nga reproduction rate sa 7% natala kini gikan na August 31 hangtod September 6 no pero mas maayo atong siron o sa mga paglantaw ini sa atong mga ekonomista og mga nag-analyze nag-analyze sa kasamtangang sitwasyon si Professor Ramon Bilino Jr. sa Ateneo de Davao University atong kauban Prof. Good morning si Loy Rosario sa Kinig ng Bayan. Yes, magdamaga din sa lahat ng mga nakikinig. Oo, mukha yatang hindi ano no ang statement ng OCTA hindi pareho. Sabi aakyat sisipa hanggang 30,000 ang daily cases ng COVID-19 pero may bago silang pahayag ngayon na bumabad daw ang reproduction rate at ang Davao nagbalak pa si Mayor Saro Duterte na muling ibalik sa ECQ ang quarantine status. Ano ho yung reading ho niyo sa kasalukuyang sitwasyon ng COVID-19, Prof? Yeah, actually yung reproductive rate, kasi maraming mga terms na ginamit, right? Reproductive rate, positivity rate. Mm-hmm. Yung reproductive rate is yung how much ang na-infect no, ng isang ano no, ng isang may COVID-19 virus infected no. Siguro no, yung tinitingnan na nila would be itong dito sa Metro Manila because we would be expecting na medyo bababa talaga no, because nagkaroon sila ng ECQ so medyo bababa yun although ang ano nga tinitingnan natin itong dito sa mga provinces na medyo tumataas no. Like dito sa Davao no, tama nga medyo may plano na mag-ECQ din no, kasi sobrang taas na talaga ng positivity rate. At itingin ko kasi yung positivity rate nasa ano tayo no between 25% to 30% no, pinakamataas ng Davao is 30.5%. So, ibig sabihin no halos kada tatlo na itinitest natin isa nagpa-positive. So medyo mataas yun no. Ang acceptable ng WHO is 5% and below. Mm-hmm. So ang layo na natin no. So sa akin no siguro yung reproductive rate kasi ng Metro Manila medyo bumaba no although titingnan natin no, kasi ngayon nag GCQ sila starting today so mag-open up na naman and alam natin ang trend no, every time na mag-open up tayo pag hindi talaga napapractice yung mga health protocols biglang magso-surge na naman no. In fact ito na yung pangatlong surge natin dito sa Pilipinas and nanonotice natin yan, nangyayari yan every time we open up our economy na para makabawi naman yung mga negosyante. So ito yung ano no, medyo ano naman hindi naman nagko-contradict no, tama naman kasi nag-ECQ yung Metro Manila. So definitely we're expecting mga after 2 weeks makikita mo bababa yung reproductive rate kasi nakatago lang yung mga tao na hindi lumalabas ng bahay. Pero after niya no kasi ano lang in less than 3 weeks nag-GCQ na kagad sila. Okay. So from ECQ, no, 2 weeks of MECQ, tapos ngayon GCQ. No? So we're expecting again no, na biglang mag-surge na naman yan kasi nga bago nga yun. Pero we're hoping na sana yung granular lockdowns na ipapatupad would work. No? Although unfortunately until now, wala pa tayong ano, guidelines. No? We were expecting that yesterday kasi ngayon dapat magsisimula yung mga granular lockdowns para hindi naman masyado maapektuhan yung ating economy. So ito yung abangan natin, no? Titingnan natin kung if it will work, no? Although may narinig tayo from experts and other politicians na baka it's too early or baka ano no, hindi pa talaga mararamdaman itong ganyang lockdowns, but we're hoping no na it will work, no? So sa ngayon medyo delikado pa rin, no? Especially sa mga provinces, no? Ang Davao del Norte, I think puno na yung kanilang ano no, hospital. And medyo may mga lugar talaga na sa ngayon no ang taas ng positivity rate no, between 25% to 30%. Kaya ngayon po ang isa sa mga dapat talagang bantayin kasi ang datos for example sa Cotabato province may mga ospital na pansamantalang sarado ngayon ano especially sa bahagi ng provincial hospital pero ayon pa sa DOH more than 50% na mga bed capacity
ng ating mga ospital ay na-utilize na rin. So, patindi ng patindi yung kaso. Pero dito sa pagdami ng Delta variant, Prof, anong nakikita niyo? Tila yata ito ay na-contain ng ilang mga lugar. Yeah, yung mga ano, yung ibang lugar naman medyo okay naman sila eh. Especially yung wala pa talagang masyadong ano no, infections. Hmm. Tapos they remain medyo strict yung kanilang mga border protocols kasi yun naman talagang problema eh pag ano, coming from other places. So sa ngayon may mga lugar na gano'n no, medyo na-maintain nila. Although ako medyo I'm skeptical kasi majority ng mga lugar na medyo mababa yung infection rate, tinitingnan natin mababa din yung kanilang testing rate. So possibly no, na the reason why mababa yung kanilang positivity rate is that hindi naman sila nagtetest talaga ng marami. So eto, na-notice natin na yung mga lugar na talagang medyo mataas din yung testing, yun din naman yung nakikita natin na mataas din yung ano no, yung positivity rate. So hopefully no, ang ano natin na pabilisin pa itong vaccination kasi talagang based on ano statistics medyo ano eh mababa yung ano possibility na ikaw ay fully vaccinated na magkakaroon ka ng ano ng high risk no, na infection. So medyo ano lang medyo mababa lang. So yun pa rin patuloy yung ano vaccination. Pangalawa would be ano no, ito suggested na kasi last year pa ito mga granular lockdowns eh. So yun lang ang problema lang talaga natin, hindi ganoon ka strict to yung granular lockdowns no, kasi if you remember ang granular lockdowns natin, lockdown yung isang barangay pero yung mga upper, yung mga nagtatrabaho, pwede pa rin lumabas. So that defeats the purpose, di ba? Kaya nga tayo nag-lockdown kasi gusto natin ma-secure na yung lugar, walang papasok, walang lalabas. So hopefully ito mas ano no, mas strict na granular lockdown, at saka kung mag-lockdown naman mas konti yung kailangan na ayuda na ibibigay ng ating gobyerno kasi hindi na ito malaki ang lugar eh. These are targeted areas na medyo mataas talaga yung infections. So hopefully I'm still waiting as of now doon sa ilalabas na guidelines ng gobyerno with regard to granular lockdowns. Titingnan natin kung ito possible ba na effective kasi kung gano'n naman na may ang daming exemptions doon sa lockdown, it defeats the purpose no. Even ako ang ano ko kay even yung mga lugar na may mga healthcare frontliners na nakasama doon sa lockdown, kailangan talagang i-lockdown din no? Kasi yun lang yung nakikita natin ngayon eh, going outside magtatrabaho then papasok sa bahay, then pamilya na yung ano no, pamilya na yung na-infection o kaya medyo mataas talaga sa ngayon. So hopefully no, may makita tayong magandang ano eh, magandang guidelines para dito sa ganyan lockdown. Pero ang Davao City kasi isa sa mga lugar na may pinakamarami nang nabakunahan. Sa anong nakikita nyo ngayon sa sitwasyon sa Davao? Bakit kailangan pa at pinag-aaralan pa na posibleng ibalik ka sa ECQ? Yeah, kasi ang dito, ang majority ng mga nabakunahan na sa downtown area kasi nandito yung mga lugar ng mga vaccination center. Ang ngayon tinitingnan natin na mga surges nandiyan na sa mga medyo ano malalayong lugar no, tulad dito ng Buda area. Na alam natin before ano talaga no 0% sila. Walang ano diyan, walang nagpa-positive no. Tapos nagkaroon ng medyo ano activity no. I think may dalawang religious activity na nangyari diyan na ano sobrang taas nung nangyaring positive rate nila no. Sa out of 78 na umattend, 77 yung nag-positive. So yun yung ano nagkaroon talaga ng biglang surge tapos umuwi na sila sa kanilang mga bahay. So medyo ano, medyo mataas ngayon no. Kaya tinitingnan namin ang ano eh, ang talagang medyo mataas. Although meron pa namang mataas dito sa downtown area no, yung mga lugar na dikit-dikit yung bahay. Pero medyo nakakabigla no na itong malalayong lugar na medyo hindi accessible sa mga healthcare facilities natin. Sila ngayon ang nagsurge na mga positive cases. Kasi kung tinitingnan ko yung datos ng DOH ano, kagaya kagabi sa inilabas ng DOH 11 nasa 669 yung naitalang bagong aktibong kaso. Then ikumpara mo dito sa Soccsaryan region, ang naitala naman na bagong kaso sa Soccsaryan region ay hindi rin masyado lalayo dahil nasa 461 yung bagong kaso ng Region 12 o Soccsaryan Region kung saan kami nasa ilalim ang probinsya ng Cotabato. So halos hindi magkalayo pero
mas marami nang nabakunahan sa inyo. Yun nga lang ang problema dahil nga doon sa mga activities na nangyari, kagaya yung binanggit niyo na religious activity diyan sa may bahagi ng Buda. Yeah, gusto ko lang din maging consistent din kasi Davao din kasi isa na eh, one of those na mga lugar na kusang kahit na hindi taga Davao dito, hindi nadala sa Davao yung mga mga grabing pasyente namin, dinadala diyan sa Davao. Oo, same case yan sa Iloilo. No, that's why Iloilo din, no, ang tagal na gano'n, nag-ECQ tsaka NECQ, kasi doon sa buong island ng Panay, sa kanila dinadala. No. Davao din kasi, ganoon din, no, dalahan din kami ng mga pasyente. Tapos tinitingnan din kasi namin, no, aside from itong positive rate, no, tinitingnan din natin yung healthcare facility utilization. Mm-hmm. Sa ngayon, no, medyo puno na rin yung SPMC, at the same time, nasa 65% na itong mga, titatawag natin na mga quarantine facilities na kung hindi ka naman grabe, no, doon ka sa quarantine facilities, ngayon yata nasa 65%. No? So, consider na siya as critical kung sa ano ba, no, sa basihan sa mga ratings natin, critical na siya. Mm-hmm. So siguro, para lang magkaroon din, no, ng ang tagaya, isan eh, break, no, magka-break lang itong ano, itong consistent, no, more than 300 eh ang average namin every day. Grabe. For more than a month na. Uh-huh. So you can just imagine, naiipon na siya. Tapos ito, ang very alarming kasi sa akin, kine-check ko rin, mataas na itong ano, mortality rate, no, kahapon nasa 13 persons. Eh dati nasa ano, single digit lang yan, no, dalawa, tatlo, ngayon ano na, double digit na. So I guess, no, nakita to ng local government and I think, no, gusto nilang maagapan, no, na hindi na lalala pa tulad ng nangyayari sa Manila and sa Cebu. So siguro, no, mas maagap na tiningnan ng ano, although yung ano, medyo malaki rin ang magiging epekto nito sa ekonomiya ng Davao. Prof, maraming salamat sa ibinigay ho ninyong panahon dito sa ating programa. Magandang umaga po ulit. Okay, maraming salamat, Mar Fargal. Best day safe pa tayo. Thank you so much po. Si Professor Ramon Abellino Jr. sa Ateneo de Davao University. Nang bayan! Tinig ng bayan! So, parang ako ng record sa DOH sa 11 o DOH sa 12, no? Ang active cases karon sa Davao Region, 15,054. Samtang ang diri sa Region 12, naarta sa 5,157. Pero murag talaon nimo, nag-aapas ang atong kaso, no, sa mga nagatala ng mga bagong cases. Laliman ka, gabi ilang daan, 416 na itong nilabay, almost 500 po ang na-record. Ang dili maayo kay doon na 25 ka mga nangamatay kagahapon lang reporta sa DOH. Ang isa po sa factor nga itong tanawon ni ini, dito sa mga aktibong kaso, pila ba ni ini ang severe? Pila ba ni ini asymptomatic? No? Pila ba ni ini ang symptomatic? Kay kung imong basihan, ang record dire sa tuwa sa Kidapawan City lang, ang pinakadaghan daw nga mga naigos COVID karon aktibong kaso, mga symptomatic, buot pasabot, naka-experience sila og mga simptoma sa COVID-19. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Makatinig, wala kita igong oras. Dagang salamat sa iyong kanunay nga pagpaminaw ng atong programang Tinig ng Bayan. May buntag kaninyong tanan. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs. Aduna ka ba'y gibuhing piso ng hybrid o manok mang sabong na nakasinati o sakit sama sa halak, pisik, sipon o bubo, laway-laway, koriza, bacterial flushing, kulera, malaria, kalintura o baka adunay samad? Ani ana ang pinaka-epektibo ng water-soluble powder antibiotic? Ang Panamox Forte, ang pinakaunang antibiotic na adunay upat ka combination sa human-grade formulation sama sa amoxicillin, tylosin, paracetamol o carbocysteine. Simple lang ang paggamit. I-mix ang 2-5 gram water-soluble powder sa Panamox Forte sa usa ka galon nga tubig ug ihatag kini sulod sa 5 ka adlaw. Ayaw na paglangan, sulbaron sa hinanaling panahon ang sakit sa imong binuhing piso nga hybrid o manok pang sabong. Ihatag na ang Panamox Forte, available sa tanang Agrivet stores duol sa inyong lugar. Ayaw kalimot, available usab ang Panamox caplet para sa mga sunoy kun manok pang sabong sa mga Agrivet stores. Enjoy.
Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kinabawan City, 105.7. Joy FM. Oras ganap na ang alas 7:04. Time checks brought to you by Hiniyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiniyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng 105.7 Joy FM.